Heavy rains, flooded streets, damaged buildings, total blackout. We Filipinos are no strangers to natural calamities. Every time a typhoon hits us, we stand and prove how resilient we are. In times of darkness, working behind the scenes are people who dedicate their lives in restoring one of the key components to powering our daily lives, electricity. This week, we listen to stories of individuals from the National Grid Corporation of the Philippines, or NGCP. Inspired by the company's values, they have made it their life mission to provide safe and affordable electricity to every Filipino. I'm Claire Saldran, and this is our story. Malaga ang trabaho ng lineman. Kung saan-saan man makarte, kuryente ang una-unang pangangailangan ng tao. For 40 years, Wilfredo Gabriel has been working as a lineman. His awards not only prove his passion and dedication for work, but that of his personal commitment to be of service to his family and the nation. Ako po si Wilfredo Gabriel. 40 years na po akong lineman mula Napocor hanggang NGCP. Nag-umpisa po ako sa Napocor ay August 1977 bilang driver po. Ang pinagdadrive ko po doon ay manager, mga boss namin, o kaya yung mga line gang, trupa ng line gang. Punta rito ma-inspeksyon sa mga transmission line. Pag nagdadrive po ako doon sa mga line gang, lalo na pag mayroon ginagawa sa field, minsan may palalabas silang tao na kukuha ng gamit doon sa service namin. Hindi ko po mainawaan kung ano yung sinasabi nilang kamalong, ganito. Nahirapan po ako. Kaya nung matagalan, nagsabi ako dun sa boss ko na, "Sir, baka pwede naman po akong isama ninyo sa training ng basic lineman." Pinayagan po naman niya ako. Pagdating po doon, marami po ako natutunan. Una-una yung mga gamit, line hardware para sa isang structure na yun, at kung anong line tools na gagamitin. Matapos na po ako mag-training, halos mahigit 10 buwan ng training sa Bicol, pagbalik ko ng Gumaca, binigyan po nila ako ng office order na kapag may shutdown o emergency na trabaho sa field, pwede akong sumama sa line gang. Pero driver pa rin po yung aking designation. Nakita naman po nila yung performance ko na pwede na ito, lineman na ito. Hanggang 1998 po ako, nakuha ko na po yung talagang senior lineman po ako. Ang ginagawa po namin lineman, pagpapalit ng poste, pagpapalit ng insulator sa mga poste, pagpapalit ng corroded na mga line hardware sa mga tower. Pinakamahirap naming naranasan sa lineman kapag po mayroon kaming mga emergency power restoration, totally blackout talaga. Kahit na mahirap talaga trabaho, yun talaga ang aming tungkulin. Katulad nung kami na sa Mindanao, pagdating mo doon, talagang totally walang kuryente. Halos bahay doon lahat, wasak talaga lahat. Napakahirap po ang ginagawa po namin hanggang dito, putik. Tatayo kayo ng poste. Yung NGCP naman, talagang protektado kayo. Masaya din kami kapag nakita namin yung mga, halimbawa, nabigyan ng power to. May kuryente ng area na to. Nagsisigawan po yung mga yan. Papalakpak po pag nakikita kami, papunta na kami ulit sa mga tent namin, madadaanan namin dahil may kuryente na sila. Na talagang maraming salamat. Nakakakuryente din kami. Para bang magaan sa loob mo, ma'am, na biro mo, natulungan natin sila. Kahit tayo mahirapan, solve ka naman, makakita mo yung tao. Talagang tuwan-tuwa sila. Napakaganda sa pakiramdam. Nung nasa transco kami, na-assign po ako bilang transmission line inspector. Wala po kaming ginagawa halos kundi akyatin po yung poste, akyatin po yung mga tower. Chichiklis po ninyo yung mga transmission line tipik kung ano dapat papalitan. May mga kalawangin o ano ganun. Sa poste, umakyat po ako. Pag-akyat mo yun hanggang itaas, para malaman ko kung ang dulo ng poste bulok na o ano. May pagbaba ko po, paglipat ko ng bilt para bababa na ako,
yung isang guy po na nakaganyan na kawad, may induction po pala kasi naulan, doon na kuryente ako. Nabitawan ko ngayon yung aking safety belt. Utay-utay po akong nalaglag noon. Bali po ang bagsak sa akin ay ganito. Tapos natuhog ako ng kahoy dito. Wala kaming driver. Ako pa ang nagdadrive ng service namin papunta ng Gumaca sa ospital. Makalayo pa. Pinakiramdaman ko na lang kung talagang ako'y hindi ko na maigalaw yung pa ako. Siguradong ako may fracture. Pero pagdating dun sa ospital, ang sabi ng doktor, i-X-ray, lahat-lahat i-X-ray mo yan. Paglabas mo ng result na X-ray ko, sabi ng doktor, parang imposible ah. Gaano ba kataas talaga ang nahulugan mo? Sabi ko, mga 11 feet po, Doc. Sabi niya, napakalakas naman ng guardian angel mo. Wala man kayong fracture, samantalang dito kanina galing na nahulog lang daw sa hagdan. Pinadala na namin sa orthopedic, talagang malaki ang fracture niya. Pakiramdam ko noon, magkakaroon ako ng phobia pag nakakita ako ng ano, parang ayaw ko nang umakyat. Pakiramdam ko parang puro may kuryente ng ano, ganyan eh. Pero mga one month lang naman siguro, parang nawala na naman yung aking phobia noon. Tuloy-tuloy-uli yung trabaho ng ganun. Inaisip ko na lang, ang takot ay hindi na mawawala mo pagdating sa ganun. Basta nandyan na lahat ng mga hazard pagdating sa ganyang trabaho. Hindi ko naisip na magre-resign ako sa trabaho ko dahil delikado, ganun. Talagang para sa pamilya ko rin po yun. Yung kumikita ako para sa pamilya ko. Mulat po nung ako'y mag-lineman, ang pinakamasaya po sa buhay ko, nakapagpatapos po ako ng anak. Medyo gumaanggaan ang pamumuhay namin mag-asawa, ang pamilya ko. Kaya yung apo ko naman ngayon, sinusuportahan ko. Hanggang po siguro abutin po ako ng aking edad na retirement ko. Nandiyan pa rin po ako. Kung pwede nga lang, huwag ka muna mag-retire. Talaga hindi po ako mag-retire. Dedicated po talaga po sa trabaho. Masaya po ako sa trabaho.